Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kali may ulan po, andito na naman tayo para sa isang namang topic. Ang ating po mga bariya ngayon ay 5 peso BSP series coin year 2011 at 2012. Ayan po. At bago na tayo magpatuloy guys, kung bago pa lang dito sa ating channel, magtapos po manood, pakisubscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated at hindi ka mapag-iiwanan sa balita about sa ating mga coins dito sa Pilipinas. Ayan, so guys, pagpasensya nyo na muna yung background ko ngayon. Medyo meron kasing okasyon malapit dito dyan sa kabila, kaya medyo may nagbibidyo ko. Disregard nyo lang muna yan, mag-focus kayo dito sa ating magiging topic. So ayan, sisimula natin dito sa year 2011. Para tayo pumunta doon sa mga value nitong dalawang 5 piso na ito. Itong aking year 2011 guys. Ayan. Kung bibigyan ko ito ng grade, ito maganda pa siya. Kung nakikita nyo naman, makintab pa siya. Kapilaan. May mga kunting gasgas kasi circulated ko na po itong dalawa na ito. Pero maganda pa siya. Ayan, kung bibigyan ko ito ng grade, nasa fine condition pa itong dalawa na ito. Pareho po sila, year 2011 at 2012. At sa kanyang Ubers, andyan po ang Republika ng Pilipinas, yung lettering, yung kanyang value na 5 peso. At si Emilio Aguinaldo. At sa baba, yung year na 2011. At yung Kuwait pala yan guys, yung pakurba-kurbada na yan, ang tawag po dyan ay scallop border. Ayan po ang kanyang reverse. At sa reverse, pag binaliktad, ayan, ang lettering, Bangko Sentral ng Pilipinas, at yung cogwheel na tinatawag yung ipin, nakapaikot. At yung sa yung araw na papasikat doon sa bundok, at yung sa gisag ng ating bandila ng Pilipinas sa loob ng cogwheel. At yung reverse type po na ito, ito po yung tinatawag na ito die 3 type. Ayan, makikita nyo po kasi yung malalaki yung ipin at yung year nya medyo malalaki din yung 1993, malalaki po siya. Pansinin po niya kung meron po kapag yun, mga 5 pisong hawak niya guys. Tignan nyo po yung kanyang reverse. Ayan, dapat matutunan nyo rin po yung pagtingin niya ng mga reverse step natin, kasi meron pong mga year na ng 5 piso na VSP series coin na mahirap pong hanapin yung mga die type na katulad ng aking sinasabi. So ayan, ito ngayon, mapunta naman tayo dito sa year 2012. Ayan, halos pareho sila lang silang condition guys eh. Fine condition, o parang extra fine pa nga, kasi halos makinang siya at mayroong ding konting magasgas. So ayan, at siya nga pala guys, meron akong natuklasan. Inform ko lang kayo, meron akong natuklasan sa 1 piso na NGC year 2018. Sa ating inaakala na ang year 2018 ay common lang, meron po akong natuklasan tungkol dyan, at hindi lang basta-basta nga isang klase yan. So abangan po ninyo yan, at maaaring bukas ko yan maikontent. So ayan, ngayon punta na tayo, at sandali lang, ito pa lang aking 2012 ay baliktad rin natin yung kanyang reverse. Ayan, ang reverse type nito guys is kuan ito, makapal, ay kuan din ito, die 3 din to, reverse 3 din ang klase ng kanyang record. So ayan, pareho sila, pareho ng condition at pareho ng reverse type. So ayan, pupunta na tayo sa numista para tignan ang kani-kanilang mga value. Okay guys, ito na ulit tayo sa numista. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam ng numista, i-search nyo lang ito guys sa Google, at pwede po kayo mag-sign up dito. Ayan, at kung mayroon po kayo mga gustong hanapin na mga pariya, andito po yan sa numista. At mas maganda kung mag-sign up kayo para matutunan po ninyo ang kung paano ang kalakalang nagaganap dito sa numista. Ayan, konektado po itong numista sa eBay, kasi pag siniscroll niyan hanggang doon sa ibaba, may lalabas doon na may mga for sale na coin, at pag kinilik niyo yun, eBay po ang lalabas. So mag connect na po yan.
Ayan, so ayan, ito ang ating barya. Ang limang piso natin is edge, smooth lang siya. At ito ang kanyang logo, ay di, meat mark ng 5 piso. Ayan, yan sa close up niya. Ayan, so coins with this monogram were struck in Philippines. Coin without this monogram were struck in Canada. So ayan guys, andito na po lahat. At ayan din yung sinasabi ko kanina, die 1, die 2 at die 3. May tatlong klase po ang ating mga 5 piso na BSP series coin. So ayan, dediretso tayo sa value nitong dalawa na to. 2011 yun, ano? 11 and 12. Scroll lang natin. Ayan. Andyan po yung mga value niya. Kung meron po yung gustong search niya, kung gusto kayo malaman yan, pwede pumunta po kayo ngayon dito kung meron kayong internet ngayon. So, ayan. 2011 and 12. Oh, mababa yung kwan nito. Mukhang sandali lang guys. Ayusin ko lang. Ito guys. 2011, mag-focus muna tayo dito sa 2011. Hindi kasi kasya pag sinakop ko yung year 2012. Okay, ito. Napakababa ng percent nitong overs 2. Ayan siya guys. So, overs 2, 4%. Meron ka nag-iisa rito. Extra fine is halos base value lang din. 5.13. So, ibig sabihin, pag overs 2 na 2011 is napaka ano lang niya, napaka common lang niya kasi na dahil nga sa value niya, oh. Ayan, tapos yung isang 2011 na overs 3, sobrang baba guys, 0.02 overs 3. So itong aking hawak po ay na 2011 ay ano to, overs 3 to eh. So kuhan siya, mukhang mahirap na itong hanapin guys kasi ayan, wala po siyang value rito, wala pong umiikot na katulad nito dito sa may Vista. So kung kayo po ay maghahanap ng 2011, kung makukolekta po kayo ng 2011, ang hanapin nyo po na type is yung overs 3. Ayun, sinabi ko na po yung kanina, yung overs 3 is yung malalaki yung script niya at yung yung lettering at yung year na 1993, ayun po magiging pinakapalatandaan yung malaki yung year na 1993 at yung ipin, malalaki po siya. Halos agad po siya dun sa linya. Ayan po. So, 2011, hanapin nyo isa overs 3. Ngayon man guys, punta tayo sa year 2012. Ito guys, year 2012. Kasi ninyo agad 12% lang. So, meron siya rito. Sa overs 2 type, common lang siya, marami siya kasi meron siya rito. Sa verifying condition is 11.41. Sa extra fine, 26.24 ang kanyang value rito sa Nevista. So ayun guys, check nyo agad ang mga year 2012 nyo. Overs 2 at overs 3. Itong overs 3, medyo mababa, 4% lang. Sa fine condition, meron 8.56. So kung mag-aarap din kayo ng year 2012, hanapin nyo yung overs 3 kasi medyo madalang siya rito sa Nevista. So ayan guys, ha. Tandaan po ninyo yung mga overs na aking sinasabi. Dapat punta na lang kayo sa Nevista para ma-search nyo sa inyong mga sarili. Ayan guys, sana muli nabigyan ko na naman kayo ng isang magandang impormasyon sa araw na ito. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, Kalimay Online po, huwag na huwag mo nga kakalimutan nga mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell nang sa ganun po, palagi kang updated kasi halos sa araw-araw na po ako gumagawa ng mga content about sa ating mga barya. Ayan na, more on ano tayo guys, sa information. Sasabihin ko lang po yung mga coin na akin nga bibili sa content ito. Hindi po ako bibili nito kasi baka isipin nyo naman hindi ba kasi porket kinontent akala nila bibili. More on information po ako guys. Ayan po. So maraming salamat po muli sa inyong panonood. Until next time, God bless you all. I'm out.